Magandang hapon muli sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal sa buhay. Thank you, Father. At pinapasalamatan ko ang ating pamilya kasi narito sila lahat. Amen. Unang-una, salamat sa ating Panginoon pagkat dinako tayo muli dito sa oras na ito. Amen. At binabati ko ang buong lupalap sa buong mundo. Amen. Thank you sa inyong pakikinig sa akin, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Maski sa pinakaliblib na sityo sa lawa, Amen. Thank you so much sa inyo. Thank you, Lord. At alam ko na pagpapalain kayo ng Diyos. In Jesus' name. Amen. At ganoon din, ito muli, may babatiin uli-uli ako dito sa Milan, Italy. Magandang hapon sa iyo, Mr. Ramon Jacinto Corpus. Thank you sa iyong pagsusubaybay sa amin. Amen. At si Ate Helen, alam ko to, si Ate Helen Caguhas, yung kasama ni Kuya Renato. Mm-hmm. Yung tumira sa Angulo dati, doon sa May Bangga. Amen. Thank you sa inyo lahat. Salamat sa ating Panginoon. At muli, pinapasalamatan ko ang ating Panginoon kasi nandito ang aking pamilya. Hallelujah. Glory to God. Kaya, Amen. Ang talaga, yung salita ng Diyos ay number one sa buhay ng tao. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang mga nagdaan, yung sabi ni Fred, ay kalimutan mo na. Kasi nagdaan na yan. Wala nang lasa. Amen. Amen. Tapos na. Inaamag na. Panis na. Ang ibig sabihin. Amen. Amen. At ganoon din. At para kami nag-usap, pero actually hindi kami nag-usap. Amen. Sabi mga i-share sa inyo sa oras na ito. Hallelujah. Ang sabi niya doon sa kanyang sharing, ang buhay ng tao ay hindi mo talaga malaman. Amen? Amen. Kasi nasusurat sa Bible. Amen? Amen. Doon sa Psalms 39 verse 5, nasusurat sa Bible yan, mga kapatid. Amen. Nakakatakot. Amen? Amen. Ang sabi sa Psalms 39 verse 5, you have made my days a mere handbreadth. Amen? The span of my years is as nothing before you. Each man's life is but a breath. Isang hininga lang pala ang buhay ng tao. Wow. Para kang huminga lang ng... That's it. Sa Diyos. Amen? Amen. Kaya nakakatakot. Amen? Amen. Kaya habang may panahon pa, kapatid, kaibigan, binamahal, lumapit ka na sa Diyos. Amen? Amen. Nakakatakot. At ganun din, sa oras na ito, may maganda rin na balita sa Psalms 107 verse 1. Lagi natin pasalamatan ng Diyos kasi ito instruction ng ating Panginoon. Sabi dito sa Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord for His good. Amen. His love endures forever. Hallelujah. Amen? Sa verse 8, let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds. Hallelujah. For men, for He satisfied the thirsty and fills the hungry with good things. Hallelujah. Amen? Amen. Yung thirsty, hindi ibig sabihin na tubig lang. Mm-hmm. Ay, yung hungry, hindi ibig sabihin na pagkain lang. Ang thirsty, kung thirsty ka, dito mo kikita sa salita ng Diyos. Amen? Amen. At kung hungry ka, gutom ka sa salita ng Diyos, dito mo makikita sa Bible. Amen? Amen. Amen. So that you will be full. Amen? Hallelujah. At sa oras ito, mga kapatid, ay buksan natin muli ang ating Bible sa 1 Corinthians chapter 9, verse 13 to 27. Amen? 1 Corinthians chapter 9, verses 13 to 27. Sabi dito, don't you know that those who work in the temple get their food from the temple? Amen. And those who serve at the altar share in what is offered on the altar. In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Amen. But I have not used any of these rights.
And I'm not writing this in the hope that you will do such things for me. I would rather die than have anyone deprive me of this boast. Yet, when I preach the gospel, I cannot boast, for I am compelled to preach. Amen. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. Mm-hmm. What then is my reward? Just this, that in preaching the gospel, I may offer it free of charge, and so not take use of my rights in preaching it. So verse 19, though I'm free and belong to no man, I make myself a slave to everyone to win as many as possible. Mm-hmm. To the Jews, I became like Jew. To win the Jews, to those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law. So as to win those under the law, to those not having the law, I became like one not having the law. Though I'm not free from God's law, but I'm under Christ's law. So as to win those not having the law, to the weak, I become weak. To win the weak, I have become all things to all men, so that all by all possible means I might save some. Amen. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessings. Do you not know that in a race all runners run, but only one gets their prize? Amen. Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games gets into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get the crown that will last forever. Amen. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body to make my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.